May mga nakatakdang panahon ang buhay. Merong dapat mangyari sa nakatakdang panahon na yon. Kaya dapat pagplanuhan ang buhay. Kasi pag hindi pinlano, maraming magagandang dapat mangyari ang hindi mangyayari. At matatapos na lang yung deadline ng buhay natin, merong mga nasayang na pagkakataon. Pag-aaral natin ngayon, plan to succeed. According to Proverbs chapter 16, Dear God, we thank you that you have a plan for us, but because you have given us free will, we have to plan with you, and we have to make our plans in accordance with yours. Turuan mo kami, Lord, na pahalagahan ang pagpaplano sa buhay, lalo maunawa namin kung paano makapagplano sa makadiyos sa paraan. At ngayon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at alisin niyo lahat ng mga sagabal na pwedeng humadlang na para maunawa namin kayo ng lubos. Speak to us in a simple way, but continue, Lord, to enable us to know your will for our lives and continue to enable us, O Lord, to plan correctly so that we may benefit from the life that you have given us. Lord, be our speaker. Speak powerfully, mightily, glorify your name, heal us, empower us, open our eyes. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Amen. How to plan to succeed? Proverbs 16, we'll be reading from the Contemporary English Version. Verse 1, We humans make plans, but the Lord has the final word. So unang-una, sinabi, may plano tayo dapat. Tayo ang gumagawa ng plano. The assumption is we make plans. We should have a plan. Hindi kung ano na lang mangyari, kung ano na lamang ang kahinatnan na isang araw, na isang linggo, na isang buwan, na isang taon, and before you know it, ng isang lifetime. Sabi nga nila, those who fail to plan, actually plan to fail. Yung walang plano, actually may plano. May plano silang mabigo. So may plano dapat for the month, for the year, for 10 years. Ang mga estudyante may plano para sa isang semestre. Then you plan for a career. What's your plan for your family? Anong plano para sa sarili? At may plano na ba tayo para sa retirement? Kaya marami mga pangangailangan nang biglang dumarating nang hindi natin matugunan, walang kaplano-plano. So ano ang plano nyo para sa inyong buhay? Kung hahati-hatiin ang natitira pang panahon ng ating buhay into 5 or 10-year segments, ano-ano ang gusto nyo mangyari? Siyempre, hindi naman lahat ng plano natin yun ang mangyayari. Pero may plano ka, meron kang sinusunod na direksyon, meron kang goal which you cut down into achievable objectives and then to-dos and not-to-dos. Hanggang nabubuo yung panahon, nakikita mo, nabubuo rin yung plano. Proverbs 16:20, If you know what you're doing, you will prosper. So how do we plan? First of all, know. Be knowledgeable. Bawat alam ng ating isip ay parang isang kasangkapan, isang tool na nagpapadali ng trabaho. Nagbubukas ng pinto, parang susi. Nag-aakyat sa isang mataas, parang elevator. Nagbibigay ng liwanag sa madilim. So know the facts of your life. Know your strengths. Know your weaknesses. And very importantly, know what you want. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Lagi marami nagtatanong sa akin, ano po ba ang mahalagang qualities ng isang lalaki o babae para i-consider ko na maging asawa? And I always answer the same way, what can you not live without? Yung talagang hindi ka mabubuhay pag wala yun sa partner mo, dapat makita mo sa kanya. And then dapat alam mo rin what you can live without. Gusto mo lang, but you can live without. So don't have a partner that doesn't have what you cannot live without. Kaya dapat alam mo talaga kung ano yung gusto mo. Marami kahit sa pag-aasawa, hindi napapatama ang pagpili o ang pagpapakasal. Kasi hindi naman nila alam kung anong gusto nila sa buhay eh. Na-inlove lang sila dahil makapalang kilay. Dahil maganda ang boses,
dahil text ng text, dahil thoughtful, pero mamaya naghihiwalay, nagkakagalit, o impyerno ang buhay together, o kung hindi man impyerno, boring, pinagtsatsagaan na lang, total, mamamatay din tayo pagdating ng araw, tapusin na lang to. Ganun lang ba yun? Eh, minsan ka lang mabuhay. So what do you want? Do you want, halimbawa, to have material success? Then huwag ka mai-inlove sa taong walang ambisyon, kahit gano'ng kakapal ang kilay. What do you want? Do you want yung mga matatamis na mga sandali araw-araw? So, pwede nang tamad, basta thoughtful. Diba? So, what do you want? It must be clear. At dahil tayo nilikha ng Diyos na unique, meron tayo talagang kanya-kanyang gusto at kanya-kanyang ayaw. So, don't have anybody na meron nung talagang hindi mo pwedeng pagtiyagaan na may ugaling ganun. Kahit marami pa siyang qualities na maganda, pero hindi mo pwedeng pagtiyagaan yung ganito niyang quality, then have someone else. Or don't have anybody at all. Importante na nasasabi natin yun. No. Very importantly, know yourself. At kung may papakasalan ka o magiging business partner, matagal na pagsasama yan, know the other person. Hindi yung parang suntok sa buwan. Kailangan may facts. And over and above knowledge, be discerning. Hindi lahat ng bagay nalalaman, pero yung mahalaga, nararamdaman. Kailan may pakiramdam ka? Ito bang gagawin kong negosyo? Kahit sa alam ko maganda, pero ano ba yung nararamdaman ko? Ano ba yung kutob ko? Spiritual beings tayo. Nilikha tayo sa image ng Diyos. Meron tayong espiritu. Kaya meron tayong ibang dimension ng pagsukat sa mga bagay. Hindi lang yung knowledge by facts. But what does your spirit tell you? Ano yung iniisip mo na tapos maligtad yung nararamdaman mo? Napakarami mga tao, pagka napatunayan na nila ang isang mali, tsaka nila sasabing, sabi ko na nga ba eh, may nakukutuban na nga ba ako dito sa taong to eh. May nararamdaman na nga ba ako. Pero hindi nila yun in-operationalize. Ang in-operationalize nila yung what they know or what they see or what they hear. So be discerning. Proverbs 16:25. Sometimes what seems right is really a road to death. Kaya lang halos patay ka na o naghihingalo ka na bago malaman mong mali yung daan na yon. Kaya hindi lang dapat alam, pinapaandar din yung espiritu, yung discernment. Therefore, you want to really plan and you want to invest in your plan. You invest time, talent, treasure in your plan. Pray. Para sa prayer life mo pa lang, bago pa mangyari ang mga mangyayari, meron ang salaan na pili na ng langit para sa'yo dahil alam ng langit ang punot dulo ng mga bagay. Kaya dapat lagi kang nakikipag-communicate sa kalangitan. Makiramdam, observe. Kaya mahalaga rin, hindi nagpapadalos-dalos. Hindi nagmamadali. Ang mahalagang bagay, hindi ipinagmamadali. Malaki kasi ang damage pag nabuhol na, tapos saka mo palang uli kakalagin. Nailak na, saka mo uli bubuksan. Naikasal na, tapos maghihiwalay. Napirmahan na yung contract, tapos gusto mong umatras. Nag-down ka na agad sa condo na to, sa kotse na to, yung pala ayaw mo, then forfeited na yung reservation fee mo. May bayad pag laging nagmamadali. Kaya mga salesmen, lagi kami namadali eh, para huwag mo na maisip lahat yung negative. The Lord never hurries us up, especially if it's about an important direction in life that we have to take. How else do you plan to succeed? Get God's approval for your plan. Kailangan approve ng Diyos. Kailangan kakampay mo ang Diyos sa lahat ng project ng buhay mo, lalo sa malalaki. Check your motives against God's teachings. Anong bang motibo ko? Ano ba ang tayo ng motibo ko doon sa katuroan ng Diyos? You've got to check your motives against God's teachings. Proverbs 16:2,
We may think we know what is right, but the Lord is the judge of our motives. So again, check your motives against God's teachings. Know God's word, because how can you check if you don't have a standard by which you will check? So alam mo ang salita ng Diyos sa ulado mo hanggat maaari, para may pumapasok palang naisipin, alam mo na agad ay hindi kanya ng gusto ng Diyos. Iba ang sinasabi ng Word of God. Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Itinago ko na sa puso ko para pag may papasok sa puso ko, ay may tao na pala. May uupo pa lang doon sa upuan, may nakaupo na yung salita ng Diyos. So kung hindi niya aaproban, hindi niya aalukin, hindi niya tatanggapin, hindi na pwedeng pumasok. Kasi may tao na, may laman na. Dapat nauuna yung salita ng Diyos. Kasi kumisan, pag nauna yung iba, lalo yung hindi yung kagustuhan ng Diyos, kahit dumating yung salita ng Diyos, nag-aalangan ka kung susundin mo. Meron pa nga tahasang hindi na susunod. Kasi minauna na. Kaya dapat inuunahan. At yan ang halaga ng pagpapaaral sa mga bata sa Christian schools. Nauna na sa utak nila, nauna na sa puso nila yung Word of God. Pag darating yung mga temptations sa buhay nila later on, they will not be perfect. They will fall every now and then. Pero hindi kasing grabe at kasing haba at kasing tagal na mga fall nang hindi nauna yung salita ng Diyos sa isip nila. Magkamali man, mahihimasmasan din. Madapaman, bumabangon din. Yun ang pinagkaiba. Kaya mahalaga na uuna yung salita ng Diyos. Kaya sa plano natin sa buhay, uunahin natin. Ang unang plano ko, mamuhay ng makadiyos sa paraan. Pag nauna na yon, may darating ay mga ibang offer ang buhay sa'yo, hindi makadiyos, pero tantalizing, attractive, marireject mo na kasi may nauna na. Iba yung una. Kahit sa pila, iba yung nasa una, di ba? Talagang malaki yung hold mo dyan. So be wise. No? Apply wisdom in your planning. Iba ang knowledge, iba ang wisdom. Yung wisdom, hindi nakukuha sa information yan. Hindi yan nakukuha sa alam ng mga facts. Ang tanging nagbibigay ng wisdom ay panahon, karanasan. Kaya mahalaga na hindi ka lang knowledgeable, you're also wise. At dyan, nagiging importante yung mga may karanasan at may edad na sa buhay na pag-uusapan natin maya-maya. Proverbs 16:16, it's much better to be wise and sensible than to be rich. Bakit kaya pinagsama yung wisdom and good sense tapos versus rich? Of course, hindi naman kontra ang Bible sa maging rich tayo. But this is when wanting to be rich is not the wise choice at the moment. Merong at the moment. Kasi kumisan, wanting to be rich is the right choice at that time. Paano malalaman ngayon that it's not wise to want to be rich when pursuing wealth will destroy your relationship with God? Then it's not wise. It's not wise at this time to want to be rich. Pero ayan na, ino-offer na, ang bilis umaman. Pero masisira ang lasyon mo sa Diyos. It's better to be wise and sensible than be rich in a way that will destroy your relationship with God. So do not use evil ways. Magpaplano ka na rin lang, huwag kang gagawa ng plano na merong evil devices. Magpaplano kang yumaman pero may deception. Magpaplano ka na manalo pero may daya. Magpaplano ka na mabuhay pero may papatayin ka. Kailangan walang ginagamit na masasamang paraan sa plano. Kasi diba napag-usapan nga natin, kailangan kakampi mo ang Diyos. Paano kanya kakampihan kung masama ang plano? Proverbs 16:17, God's people avoid evil ways and they protect themselves by watching where they go. Malayo ka pa naman, nalalaman mo na kung saan patungo yung landas na yan eh.
bihira naman yung biglang-biglang lumilikom sa mali. Usually, alam mo na yung direksyon na yun. Dahan-dahan, nagiging malinaw sa'yo na mali yun. Huwag na lang. Atras na lang. It's not worth it to destroy a relationship with God for wealth. Kasi kahit gano'ng karami yung pera mo, pag hindi ka naman pinayagan ni Lord na ma-enjoy yun, hindi mo rin ma-enjoy yung pera mo. Pero kung kasakan ni Lord, gusto ka ni Lord pag-enjoy yan, kahit konti lang yung pera mo, na-stretch. Ang daming nangyayari sa konti. Iba na yung nabubuhay tayo sa favor ng Panginoon. Do not be proud in planning. Proverbs 16:18, too much pride will destroy you. So kung proud yung paraan mo ng pagpaplano, yung nagiging mayabang ka kahit sa sarili mo mga magulang, sa mga pinagkakautangan mo ng loob, sa mga dapat mong igalang, sino mga gisasabing magtatagumpay ang ganong plano? And never plan for pride. Bakit naman po nagbabala kayo na ang laki-laking bahay ang ipatayo? Aba siyempre, para matalo natin yung kapitbahay natin, walang kwentang plano yun. Bakit gusto mong makatapos ang napakataas na pag-aaral? Uhaw na uhaw ko ba sa karunungan? Hindi. Para matalo ko yung mga pinsan ko. Pinakamataas ang title ko. Bakit naman kailangan natin ng kotse para makapagyabang tayo? Diba? Kahit sa ministry. Ba't kailangan natin magpatayo ng laki-laking building? Eh para kung pagyabangan pala yung iba, para patunayan mong ikaw yung pinakamahusay, walang kwenta yung ganung plano. Hindi ibig sabihin na pag gusto mo ng malaking bahay o kotse o education o magandang church building, eh masama yung plano mo. Ang sinasabi natin, yung laman ng kalooban mo, yun ang alam ng Diyos. Kasi sa labas mukhang maganda yung plano, pero yung pala yung loob bulok, may ibang hidden agenda, kaya doon naman tumitingin ng Lord sa puso. Kaya dapat tinetest mo ang sarili mo against God's word and against your own conscience. Ito bang pinagsasabi ko ay totoo? Ito ba ay tama? Gusto ko ba talaga na maging excellent only because I like to serve God excellently? O gusto ko magpa-impress? May isang ayaw na ayaw ang Panginoon, yung pride. At ang mga taong proud, laging hirap ang loob. Kasi una, takot silang hindi magtagumpay dahil gusto nilang i-maintain yung pride nila. O kaya hindi sila matahimik dahil lagi nilang binabantayan yung achievement ng neighbor nila, baka sila malampasan. Hindi sila peaceful kasi lagi sila nakikipag-compete. Kaya it's much better to be humble. Yung hindi mo itinataas ang sarili mo tapos hindi ka nga tumaas, o di wala sisihan. Wala kang dapat itago, wala kang dapat pagtakpan. Relax ka lang. Mahirap yung nagme-maintain ka nang hindi mo kaya. O lagi kang natatakot na baka hindi mo na ma-maintain next time. So don't ever leave space for pride when you plan. So pag nagpa-plano tayo ngayon mga kapatid, tinatanong na natin, para ano ba to? Para ba pangyabang? Do not plan with ungodly people. Psalm 1:1 says that, you know, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor does he stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Pinagpapala ang mga taong hindi nakikipagmabutihan, nakikisangkot, nakikiisa sa mga masasama. Damay-damay kasi yan. Ang ganda ng plano, pero yung kapartner mo hindi mabuti, baliwala. I remember some years ago, there was a very successful developer of buildings, of condominiums. Tumawag siya sa akin, sabi niya, I have a very short question, Pastor, but I need your opinion. So, what is it? There's a very big business that I can do. And you know, I support missions and missionaries and churches. And out of this project, I can support so much more of God's work. But there's only one question that's in my mind. So what was the question? The potential business partner is a man of another religion, a religion that we really cannot accept. We cannot even tolerate, not accept it. It's so different from the way we believe. And he also is very supportive of his religious missionaries.
Sabi niya, so the business will be good for both of us if we are friendly in the boardroom. And what is your counsel? So sabi ko, okay, kikita ka ng maraming pera, makakasupport ka maraming missionaries and churches. Pero yung kapartner mo ganun din, makakasupport din siya ng maraming missionary and churches, saka kontra ng church natin. So magkaibigan kayo sa boardroom, pero ang mga missionaries yun nagbabakbakan sa mission field, I don't think it's a good partnership. It was billions of pesos and this guy just canceled it. So sabi niya, yes, I suspected that that's what you'd say. So called off yung plano. Kasi yung mga kapartner, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Lalo naman yung magpapakasal ka, partnership yun. Kasi yung partner mo, hindi ka lugod-lugod sa Diyos para sa'yo. Eh, huwag kang matakot mag-cancel kahit may invitation na. Na-print na po yung invitation eh. Ire-refund na lang kita, anak. Huwag mo na lang ituloy kasal. Magkano ba invitation mo? Huwag yung dahil lang ganun, mapapahiya po kami. Mapapahiya din kayo pag naghiwalay kayo 5 years from now. Ngayon na kayo magkahiyaan para hindi lumaki yung damage. You know, tayo mga anak ng Diyos, dapat free. Hindi ka napipilitang gumawa ng isang bagay dahil lang kahiyaan, dahil lang kasubuan. Behave like free people. We have been redeemed by the blood of Christ to be free. Ayaw mong kainin yung isang bagay, kakainin mo dahil nahihiya ka. Pwede mo nung sabihin eh, thank you very much, I appreciate the idea, pero I really don't like to eat this. You're a free person. Basta polite. Hindi ka makakasakit needlessly. Hindi ang dami-dami mong ginagawa na labag sa kalooban mo na para kang isang alipin. Hindi ka naalipin kay Jesus. Reviewin nyo, anong mga pinagagagawa nyo na ayaw nyo naman? Set yourself free. Truth sets free. Jesus sets free. Basta yung the way you set yourself free is not hurtful to anybody or destructive. Pero tiyan mo yan. Ikaw dapat pumili kung anong gusto mong ilagay dyan. Katawan mo yan. Ikaw pumili kung saan mo gusto mong pumunta. Sa libing, sa kasal, sa anong event. Hindi yung nakakahiya namang tumanggi. Nabubuhay ka para maging matulungin. Pero hindi ka nabubuhay para pagbigyan ang lahat ng gustong ipagawa sa'yo ng tao. Yung sunod-sunuran sa napakarami mga tinig, yun ang maliligaw sa buhay. Yung ginagawa lahat ang gusto ipagawa sa kanya ng kapwa, yun ang walang magagawa para sa sarili. Kaya kailangan, free ang tao. And you are free not to pursue any relationship that is ungodly. Kahit may mga sabit-sabit na dyan, ayusin na lang. Pero hindi dapat ituloy dahil lang napasubo na. Sabi, hindi po ba ako sa anada pa doon tumayo? But ang ibig sabihin talaga noon, tumayo ka. At yung pinagkadapaan mo, iwan mo para ka makatayo. Whatever it is in your life, I feel so strongly inside of me, mga kapatid, na may kinakausap ang Panginoon sa message na to. Dito mismo sa hall na to. Be free. Hindi kailangang ituloy ang pakikipag-partner sa hindi dapat. Sa hindi karapat-dapat at sa hindi marapat. Proverbs 16:29, don't trust violent people. They will mislead you to do the wrong thing. Hindi basta-basta nagtitiwala. At kung nagtiwala ka man, nakakita ka ng dahilan para bawiin ang tiwala na yon, bawiin mo. Hindi ka kailangang mapasubo. At tulad ng binagin natin kanina mga kapatid sa pagpaplano, listen to and get wise advice. We have said, and let me repeat it, wisdom is not knowledge. Wisdom is not information. Wisdom is time, experience, age, filtered by wise and prudent remembrance. Kailangan natututo tayo sa bawat pagkakamali. Kayong ang daming mali, yun ang may potential na maging napakatalino. Liban na lang kung paulit-ulit yung mali. Tulad yan, merong isang eroplano na nagkaroon ng miscalculation sa pag-land sa airport, nasa mga dyaryo.
Nakabalandra ang eroplano nila, tatlong araw doon. May nagtanong sa akin kanina, kung kayo ang presidente ng kumpanyang ito, will you fire that pilot? Will you fire the pilot? Sa QL, dalawa pwede mong gawin, fire or not to fire. If you fire the pilot, maybe it's good for your company, but maybe it's also bad. Kasi gaano ba naman karaming pilot ang nakakapag-landing ng mali at nabuhay? Therefore, may karanasan na ang pilot na ito sa pagkakatuto na hindi nararanasan ng iba. At kung matututo siya sa karanasan na ito, this will be the best pilot ever kasi naranasan na niya yung mistake if he learns from such mistakes. So siguro, re-reviewin ko yan, ang pagkakamali ba niya was deliberate, no? Na pagsuway sa standard procedures of landing. Kung sinadya, tinigasan ng ulo na pagsuway doon sa standard procedure, then maybe I'll fire him. But if it's an honest human error, the more error you commit, the less error you will commit again. Dapat kasi kinocross out mo na yung error na yun, alam mo na yun. Alam mo na yun, alam mo na yun. Kung ganun yung tao, asset siya. Tulad din ng isang tao, ang laki ng pagkakamali niya sa isang company that cost them millions in sales na ipinatawag siya ng president, inunahan na niya yung president, daladala na niya yung resignation letter niya. Kasi ang laki nang nawala sa kumpanya. Inunahan niya talaga. Sabi ng president, bakit ka nagre-resign? Kasi po, ang laki ng mistake ko. Kaya nga kita pinatawag, ipopromote kita eh. After millions na nalugi sa company dahil sa mistake ko, ipopromote ako. Yes, because among all my employees, ikaw ang pinakamahalang matrikula para matuto. Bakit kita tatanggalin? Eh, ang laki ng investment ko sa'yo. Siguro naman, di mo na ulitin yung mali na yun. Naku, hindi na talaga. Tumani muna sa isip ko. Yun, kaya ipopromote na kita. Alam mo na eh. Pero iba naman yung sa pitong nobyo, nakakapitong anak na kayo ng iba-iba, hindi na yun ganun, ano? Parang paulit-ulit na lang. Wala ka nang, ma'am, yung may dumaanan mong komendat, in love ka na naman. Dapat natututo ka. So alam niya yung nagkakamali, valuable na person yun. But depende kung aanin niya yung pagkakamali niya. Hindi niyo agad tinatanggal, inaalis yung nagkakamali. Kung matalino yung nagkakamali, asset na yan. So listen to wisdom. Proverbs 16:31, gray hair is a glorious crown worn by those who have lived right. Liban na lang nagpaday. Sabi, alam niyo yung mga matatanda, meron talaga yung silbi. Kahit hindi yan marunong magbukas ng TV, kahit hindi yan marunong mag-text, kahit hindi makapag-Facebook, although marami na rin nag-Facebook, may alam yan na hindi nyo alam. Na hindi nyo malalaman hanggang di kayo tumatanda. Kaya dapat nakikinig. Iba ang karanasan. Iba yung karanasan na hinubog ng panahon. Sinala ng paglilimi-limi at pagninilay-nilay. At pagkatapos, parang napakaraming nyog na kinudkod, ginata, naging latik. Ang dami mga latik na karunungan na matatanda, ikaw nyog pa lang dahil bata ka pa. So mahalaga makinig. Huwag magpapadalos-dalos. At mga anak, always listen to the advice of your parents. Because unless they're insane, your interest will be foremost in their agenda. At kahit hindi ka agree, pag naging magulang ka na, malalaman mo, tama pala si nanay. Kasi naging nanay ka na, kaya manalaman. Mahalagang makinig. And then, you want to succeed in life, plan to be in control of your temper. Put your temper under control. Proverbs 16:32, controlling your temper is better than being a hero who captures a city. Mas dakilang accomplishment yung mapigil ang sarili kesa ibulalas lahat ang galit sa panahong naiisipang magalit.
Many plans miscarry due to temperamental outbursts. Many good things are lost because of a lost temper. Magtimpi. Yung taong gustong makaani, nagtitimpi. Ang aso pag tinapakan nangangagat, ang ahas pag nagulat, tumutuklaw, ang taong makadiyos, nagtitimpi. Dahil wawasakin ng isang mong maling arte ang lahat ng ipinupundar mo sa buhay. Isang maling ginawa mong nainis sa'yo ang tao, you lost the business forever. Natandaan ninyo, kung pera, goods, mawawala, pero you will maintain the goodwill of a person, maintain the goodwill. Huwag yung magharimunan ka, masikil mo siya, makuhanan mo siya, malamangan mo siya ngayon. Ang hindi mo alam, ang dami mo pang negosyo, dapat ang kinita kung patuloy kanyang tinangkilik o inirefer sa mga kakilala niya. Pinakamahalaga relasyon. Walang hihigit sa magandang samahan. Kahit nalugi ka pa ng konti ngayon, yung tao naman, generally speaking, ay mabuti. Maaalala niya yung kabutihan mo at pag dumating yung panahon na meron siyang kakayanan o kapangyarihan, susuklian ka niya, gagantihan ka niya. Pero kung ang itinanim mo sa kanya mali, gaganti rin yun. Pero ang bigat ng ganti. Yun yung mga sinasabi ng mga matatanda no na naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. Bagamat wala na nagsasalop ng bigas ngayon, pero yung ibig sabihin, gusto lang nila kalahati, pero ang nawala isang buo. Nagharimunan, gusto makalamang, gusto makasigurado, gusto makakabig. Nakakabig ng konti, but their ignorance does not even make them realize what they have lost. Kasi ang itinatanim, inaani. Sino sa mga tao na kadil ninyo sa negosyo, sa buhay, ang nalamangan nyo? Yung at this point, this very minute, lamang kayo. Hindi nyo na i-deliver ang binayaran niya o kalahati lang ang din-deliver nyo. Akala nyo, okay na, tapos na, limot na. Hindi nyo nalilimutan nung taong na-offend. Inutangan nyo, hindi nyo na binayaran, akala nyo, nagkalimutan na. Hindi nakakalimot ang nagpautang. At kung makalimot man siya, hindi nakakalimot ang Diyos. Meron kayong sinaktan noon, hindi kayo nag-sorry, akala nyo wala na. Hanggang ngayon, patuloy kayong sinisingil ng espiritu nung naganap, kahit hindi kayo singilin nung taong na-offend. Dahil kung anong itinanim, siyang aanihin. So plano. Magplano ng mabuti. Maganda yung goal, maganda yung method, maganda yung pamamaraan, maganda yung technique. How can you go wrong? Pagganda ng pagpaplano sa buhay. Nakikinig sa payo, nananalangin, hindi nagmamadali, at ginagawa ang lahat ng kaya. Do what you must. Yan ang pinagkaiba ng panaginip sa plano. Anong pangarap mo? What is your dream in life? Madali mag-dream. But you must have a plan. Iba ang dream, iba ang plan. Yung dream, nangangailangan nyo na makatulog ka para maganap yun. Yung plano, ginagawa mo habang gising ka. Habang gising ang ulirat mo, ang diwa mo, ang katawan mo, ginagawa mo yun. Execute your plan. Matapos mong manalangin, humingi ng payo, alamin ang dapat alamin, nagpasya ka na, do it. Do not fear. Ecclesiastes 11:4, if you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop. Pagkaayaw mo magtanim dahil baka umulan, baka magtag-araw, baka magtag-init, baka magtag-tuyot, hindi ka na makapagtanim ever. Hindi ka na paani. Ayaw mo na mamuhunan dahil ayaw mong malugi. Nagplano ka, ginawa mo na yung study mo. Tinignan mo na kung bagay sa karakter mo. Tinignan mo kung sino yung mga ka-business deal mo, ka-partner mo. Ginawa mo na lahat ng research. Ay, di mamuhunan ka na. Huwag kang mabuhay sa takot. Kasi sabi ni Lord, do not fear.
Gumagawa ka ng mabuti, mabuti ang magiging bunga niyan. Hindi man agad-agad, hindi man instantly, pero hindi naman pwedeng manalo yung masama sa mabuti. So take studied risks. Life is full of risk-taking. Laging merong posibilidad na masaktan, matalo. Yung iba, magpo-fall in love na po kaya ako kasi baka ako masaktan. Ay, hindi ka ba nagpo-fall in love kasi pagka-fall in love ka na, hindi ka na nagpapasya. It just happens. Pag sobra kang wise, walang mangyayari sa buhay mo. Kailangan marunong ka ring sumabay sa ihip ng hangin, marunong ka ring sumabay sa anod ng tubig, hindi yung lagi kang lumalaban doon. Ecclesiastes 11:6, plant your seed in the morning and keep working in the field until dark. So, sa umaga pa lang, magtanim ka na, huwag na sa gabi. Para may iba ka pa magawa, kasi hindi mo naman alam kung alin doon ang magkiklik. So, habang may oras, gawin. And then, after you have done everything, accept God's will. Kung ano man ang maging bunga nun, accept God's will. After you have done everything. Proverbs 16:33, we make our own decisions, but the Lord alone determines what happens. Alam mo na hindi ka nag-atraso sa Diyos, wala kang knowingly nilabag, ginawa mo na lahat, sa tingin mo, hindi pa rin nag-click. Tingin mo lang yon. Maghintay ka. Kasi ang itinanim, inaani. At kung ano man ang ani mo sa oras na ito, learn to be contented. But remember, learn to be contented after you have done your best, not before. Nagawa mo na ang kaya mo, doon ka palang magiging kontento. So plan as you are gifted by God. Dapat ibinabagay mo sa mga ibinigay na kakayahan sa iyo ng Diyos ang plano mo. Know your limits. Respect your limits. And then cultivate your potentials. May mga limits talaga eh. So halimbawa talagang isinilang ka at tumanda ka na 4'6 yung height mo, siguro dapat tanggalin mo na yung plano maging Miss Philippines. You know your limits. Diba? Baka maging pwede kang miss something else. Pero yung kasing contest na yun, may standard yun na hindi yun ang abot ng limit mo. May kanya-kanyang limit ang tao. Alam nyo kung bakit may limits? Para dumali ang pagpili mo kung anong paplanuin mo sa buhay. Titingnan mo lang yung limits mo. Bagamat hindi lahat ng limits, hinahayaan mong ilimit ka niyan forever. May mga limits na nalalampasan naman pala pag nagsikap ka eh. Like yung alam, napapatalino mo naman ang sarili mo kung talagang practice ka ng practice. Pero meron talagang limit na alam mong limit ko, limitation ko to. Therefore, dumali na ang pagplano ko kasi hindi ko na ipaplano yan, iba na lang. Para sa kabutihan mo rin yun, para hindi ka na malito. So, alam natin yun na ang Diyos ang nakababatid ng lahat. So, do not plan to be someone else. Plan to be yourself. Don't plan to imitate someone na dapat sa ganitong edad, makopya ko na yung accomplishment ng tito ko. Dapat sa ganong edad, makopya ko na yung ganong-ganon. No, don't do that. You will be oppressed. Kawawa yung mga tao na ang plano ay kopyahin yung kapwa. Sila, nangyari lang. Likas sila kasing ganon. Ikaw naman, trying hard talaga. Lumalangoy ka laban sa alon. Tumatakbo ka laban sa hangin. You are defying gravity para maging isang ibon. Eh yung ibon, ibon talaga siya, madali sa kanyang lumipad. Eh di palaka ka, di tumalon ka. Mahirap din naman sa ibong tumalon. So, may kanya-kanya. Gano'n sa ating karami ngayon hanggang ngayon, mga kapatid? Baka hindi natin alam, may kinukopya lang pala kayo. Lumaya tayo dyan. Magkakaiba tayo. Magkakaiba ng gift ng Diyos. Magkakaiba tayo ng destination at destiny. Magkakaiba tayo ng dapat maging. Sabi nga ni Shakespeare, desiring this man's art or that man's scope with what I most enjoy, contented least. Kahit ang galing-galing mo, pagka
you covet someone else's talent or someone else's life or lifestyle, you will be miserable. And usually, people destroy those that they want to imitate. People want to destroy those that they envy. Kaya yung mga naiinggit, ang daming ginagawang masamang gawa eh. Kasi gusto nilang sirain yung kinakainggitan nila. Kung hindi ka magiging ganon, dapat hindi rin siya ganon. And that is evil. We have to come to terms with ourselves so we can plan well and live well. Be yourself. Be as God planned you to be. And very importantly, help others achieve their goals. Help others realize their plans. Mga kapatid, huwag kayong hahadlang sa katuparan ng plano ng kapwa. Do not knowingly stand in the way. Do not knowingly stunt people's attempts. Do not knowingly be a hindrance. God will be your opponent because God has a plan for that person. And don't stand in the way because the Lord will tolerate no such kind of enemies. Mag-review tayo, baka may mga taong nakahadlang tayo sa plano nila. Alam niyo ba na kumisan magulang mismo ang hadlang sa plano? Gusto ng anak maging ganito, pero gusto ng magulang maging ganun siya. Yung tao nakakaalam ng sarili niya, ng talent niya, ng hilig niya, pero i-impose ng nanay, kailangan maging dentist ka, lahat ng kapatid ko, dentist. So sinong naging sagabal sa katuparan ng plano ng anak? Ang nagmamahal na magulang, kasi mali ang pag-define niya ng pagmamahal. Ang mga tita mo, mga successful dentist, gusto ko maging successful ka rin, therefore maging dentista ka. Eh, hindi naman pala yun ang calling ng tao sa buhay. Nakakabulag kuminsan ng pagmamahal. Akala natin, mas alam pa natin kung ano ikakabuti nung may sariling katawan just because mahal natin siya. Set people free. One of the best gifts that parents can give to their children is to set them free to pursue who they are. Hindi pa niya ikaw laging manaig. Kaya ang unang-unang nagaganap pag may isisilang na bata, nalalagot ang puso. Ibig sabihin, this person will be a distinct individual. This person will not have to be needlessly attached to you for life. That the first act of motherhood, of parenthood, is to cut the umbilical cord and let the child become his or her destiny. Eh kung gusto ng Diyos na ikaw laging masunod sa anak mo, di dapat wala ng patid, di may pito kang anak, di may pito nakakabit sa'yo, lagi mong kasama, kung sa kapupunta, kasunod mo sila. At hindi na sila kakain, yung kainin mo, yun ang makakain nila through the pusod. Kaya nga nilalagot ng Diyos. Yung nilalagot ng Diyos, huwag niyong i-reconnect. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Hindi ibig sabihin na hindi na kayo magpapayo, magmamahal, magkakaroon ng togetherness. But you allow the person to be what God planned him or her to be. Maganda yun. Huwag tayong humadlang. Mga kapatid, tayo yumuko sa Panginoon at magbulay-bulay. Salamat, Panginoon, sa paalala na dapat kaming may plano. Salamat din sa paalalang hindi kami dapat maging sagabal sa plano ng iba, maging ng mga anak namin o mahal sa buhay. Turuan mo kaming hindi lang lumaya, kundi magpalaya rin ng aming kapwa. Patawarin mo kami kung may mga pagkukulang kami sa ganitong larangan. At ngayon, Panginoon, lalo mong palinawin sa amin kung anong gusto mong mangyari sa buhay namin so we can plan in accordance with your will. So mandali tayong manahimik at dinggin ang udyok ng Espiritu ng Diyos.